Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is Meichang Ame from Japan, Kabayan. Libra, this reading is for you. Paalala lang po, yung mga nag-message po sa akin for personal reading, nasa, pag hindi ko kayo na-replyan, nasa spam po ang inyong message. Paki-add nyo po muna ako sa Facebook, tsaka po kayo mag-message para hindi po siya ma-spam. Nare-read ko po siya pero hindi ko po siya ina-accept kasi delikado po. Okay. Marami sa lahat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ami. Marami salamat niya sa nakatawa ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang, talaga ang gusto makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Libra, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito isa vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyari. Nangyayari or mangyayari pa lang. Yung sure intuition na baka natin na ating isipan, hindi nyo to energy, kaya huwag kayo masyadong apektuhan. Kung sa inyo, at hindi, okay? And may nakikita ako na tukso, may mga cheating, or may mga manluloko sa'yo. May tao na, I don't know why, pero meron siyang bala, may gusto siya sa'yo, pero hindi good. Baka masaktan ka lang, no? Kasi hindi siya dapat pagkatiwalaan. Yes, may mga sitwasyon na you want to ship or may mga sitwasyon maybe gusto mag-travel or pa-travel-travel ka. May mga destination na or idea sa buhay mo na nag-a-unlock, no? Either opportunity, love, yan. Ang nakikita ko dito. Nagkakaroon ng movement at pagbabago sa buhay mo sa ngayon. Kumbaga, merong nagbubukas na bagong journey sa buhay mo, no? Ang nakita ko dito. Ibig sabihin, yung iba sa inyo, may mga small happiness daw na nagaganap or magaganap. Tingnan natin kung totoo to ha. There's a luck daw or maybe opportunity ang nakikita ko dito. Ibig sabihin, may tao na nagkaroon kayo ng connection na akala mo ito yung magkakaroon ng changes when it comes to yourself, pero ang hindi pala yun. Either trabaho or relationship. Ang nakita ko, kahit kaibigan, ganun ang nakita ko. Sa iba naman, when it comes dito, maring nagpapagawa ka ng vehicles, bibili ka ng vehicles, or you're traveling. Ang nakita ko dito, may distance ako nakita, either may tao na lumayo, or ikaw ang dumidistance, no? Sa nakita ko dito. Meron kang sitwasyon na, So, sumusugal ka. Halimbawa, sa trabaho, ginagawa ko yung effort at yung buo kong focus dito sa sitwasyon na to para makamit ko yung goal ko. Kasi alam ko there's a lack yung nakita ko para mabago yung buhay ko. Or when it comes to relationship, sumusugal ka sa isang situation na relationship, either love or friend man yan, kasi naniniwala ka. Kumbaga siya yung nagbibigay sa iyo ng happiness pag nakikita mo siya, or siya yung inaano mo na pag-asa para mabago ka. Pero maaring ito is to distance, or ikaw ang to distance, maaring may nalaman ka sa kanya. Yun. Or ganun din sa ibang bagay. May mga ano daw, maaring may mag-o-open sa iyo, or yung may mga mag-o-open eh. May mag-o-open na mga opportunity, either love, ganyan niya, o kaya may mag-open na tao sa'yo, sa nakita ko dito. And, ang sabi rin dito, you need to trust to your intuition because the answer is nasa sa'yo. Alam mo daw yun. Kasi may mga gusto kang ma-fulfill in your life, sa buhay, no? Kumbaga, pagkatiwalaan mo daw yung intuition mo. Tingnan natin ang energy mo. Anong energy ni Libra? There's a chance na may manalo.
tingnan pa rin natin ah. Sana pera 'yun, no? Sana pera 'yun ang nakita kong may isang sitwasyon na magiging lucky ka raw. Eh, no, yun yung libra. Thank you. Okay. May travel yung iba. Okay. So ngayon, yes, nagkakaroon ng energy mo this week is ano eh, paninindigan. Meron ka daw paninindigan or you foot boundaries sa isang situation, sa isang tao na nag-iba ng direction or a vice versa. Kasi you're healing, no? And then nakikita ko rin sa iba, magiging busy daw kayo kasi sa inyong bagong tinatahak na situation ngayon, no? So nakita ko dito. And then parating din sa'yo is... May tao na ano? Lumayo? Tingnan ko nga. Hindi ko malaman dito. Ano? 7-7, no? And the 4. Okay. Ibig sabihin, sa ngayon, may mga sitwasyon na maybe you are waiting for something, no? O naghihintay ka at naghahanap ka ng tamang direksyon sa buhay mo. When it comes to your decision, naghihintay ka ng tamang panahon to heal para makapag-ibang direksyon, para ma-achieve mo yung mga gusto mo ma-achieve. Kumbaga, may timing ang nakikita ko dito. Oh, more on decision making, paninindigan, and strong will. Iba magiging busy dahil sa bago nilang destination ngayon. Dahil ngayon is iba is nagpupunla ng muli. Halimbawa, may bago akong trabaho, ganyan, o bago akong karelasyon. And then yun na, pinag-iigihan ko yung sarili ko doon sa sitwasyon na yun. Sa nakita ko dito. Tingnan natin ang iyong anak na ipupo mo si mami. Parating kay Libra. Bakit? Ah. Ano ba yan? Sabi ko na nga ba, pinupuan ako. Hinanap ko pa sa damit ko, nasa braso ko pala. Wala, maluga. Okay, parating sa'yo, ano eh. May tao na maaring mag-apology sa'yo. Meron, or ikaw ang mag-apology. Basta vice versa tayo ah. Magkulo yung isip niya. Antitin yung sitwasyon na may gusto siyang i-clarity. No? Na sitwasyon. Maybe they looking at you or spying you or ikaw ito. No? Sa nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko. Ano ba? Pupuna naman. Inyak sa iba naman. Sa anak ko isa. Ginagawa niyo akong anak. Ano ah? Pupuan na. Okay? And then, sa iba naman sa inyo, meron daw kayong sitwasyon sa buhay nyo na nagkakaroon ng depression or lungkot, sad. May sitwasyon na nagkakaroon ka ng needy situation. Ganun, sa isang sitwasyon, pero magulo. Kumbaga, maaring may iniilusyon ka, nagpa-fantasize ka, o nag-daydreaming ka sa isang sitwasyon. Sa nakita ko dito. Nagkakaroon ng dramatic sa'yo, no? Libra, sa nakita ko dito. Or minsan siguro moody-moody ka or paiba-iba lang talaga yung isip mo. Maaring itong sitwasyon na to, pinag-aaralan mong maigi kung mag-move ka na, i-withdraw mo na o mag-escape ka na sa nakita ko dito. Kumbaga, hindi to pa yung sitwasyon na nagtitiis ka pa dito sa bagay na to kasi you want muna siguro ng clarity or gusto mo munang ma-clear itong situation na to. Kasi magulo pa yung mga bagay
tapos o magulo pa isip mo. Pero hindi ko nakikita yung saya mo dito kasi may lungkot ako nakikita sa iyo. Yun na nakita ko. May sad. Yun. Tingnan natin. Ang dapat iwasan ni Libra. Dapat iwasan ni Libra. Bakit? May gusto kang itama. May gusto kang i-correct at aksyonan. Sabihin, may tao nagsisinungaling sa'yo. Dapat mong iwasan. May tao dito na lulukuhin ko raw. Maaaring magsisinungaling siya sa'yo. May tao na tumalikod. Maaaring itong tao na ito mas matanda ito sa'yo. Or vice versa ha. O tumalikod siya eh. Hindi ko alam kung umalis siya ng bansa or nagsinungaling kasi siya kaya umalis siya. Or ikaw ang umalis. May mga bigla ang nangyari, no? Ibig sabihin, may biglang mag-apology or makikipag-usap sa iyo. Mas matanda sa iyo. A part of the family or kasamahan sa trabaho. Or someone here is waiting sa isang communication or pag-uusap. Yun ang nakikita ko. Kasi may mga gusto siyang i-correct or may mga gusto siyang aksyonan, yun nakita ko. May gusto siyang i-clarity. Yun. When it comes to love, Libra in love. Libra in love, alam niya naman when it comes to love, love, family, kapatid, karelasyon, kung sino man yan. When it comes to love, kamusta po si Libra? Mahalo. Ah, aray ko. Sabihin. Bakit ano? Dalawa yun. Dalawa yung tao mo? Na isang nagmumove. Okay, when it comes... Okay. May nag-off. When it comes to love, may offering of love eh. Pero wala kang tiwala dito kung magiging kung mag-grow itong relationship na to or may pagdududa ka dito sa tao na to. Maaring nagkaroon na siya ng pagsisinungaling sa iyo or naging unfaithful or vice versa, kaya nakita ko dito na parang itong tao na to is alam mo sa sarili mo na hindi mag-grow. Kasi 'di ba sa atin kapuwan sa ang tao kasi nagsinungaling na. Parang nahando na yung mantsa, 'di ba? Parang nando yung sitwasyon na sa next time kasi may duda ni. Kasi nagsinungaling na, 'di ba? Parang nando na yung ano, hindi na. Parang kasi once na ang tao is nagsinungaling. Ang hirap niyang patubuin in a good way. Kasi nagsinungaling na sa sayo once, pwede pa maging twice, thrice, four time, fifth time. Yun. Ganun naman tayo, di ba? Kahit tayo sa sarili natin, ganun tayo. Sabihin, may tao dito na selosa, makasarili. Hindi ko alam kung may binubuli ka o nabuli ka. May tao na moody, na sinungaling, unfaithful, tsaka maaari nagkaroon ng trouble or troublemaking, something ganyan nakita ko dito. But comes to love kasi, nandito na yung sitwasyon. Binigay mo yung effort dito sa sitwasyon na to eh, no? Sa nakita ko, pero hindi siya nag-growth. Maaring you want a long-term relationship dito sa tao na to, pero hindi ko nakikita na mag-growth siya. Yun nakita ko. Pero hindi naman yun to energy, no? Anahan mo na lang din sarili mo kasi marami ko yung energy. Yun na nakita ko dito. May tao nagsusungit or masungit, no? Ayan. May tao insecure. May insecure? Bakit may insecure? Mas matanda ito sa'yo. Nakikita ko, may offering of mas matanda sa'yo. Pero when it comes dito, siguro
nga kasi hindi to totoo eh. Hindi to totoo. Kung sinasabi niya na mahalaga ka sa kanya, hindi. No. Iniisip mo na magkakaroon kayo ng long-term relationship, no. Darating yung time, maalis din siya sa'yo. Yung nakikita ko. Ang nega naman ni ate. Yan yung nakita ko eh. Tingnan natin. Universe, what is advice? Diba sabi ko sa inyo, may sneaky person. Bakit ka? Hmm? Emotional ah. Oh, thank you. Okay, the advice is mag-focus ka na raw sa sarili mo. Make a new beginning. Siyempre, sinasabi dito. And then, focus sa mga dreams come true mo. Focus ka sa stability mo, sa negosyo mo, sa kapirahan mo. Give effort and focus and commitment sa bagong ikaw or bagong tatahakin mo na mundo. Yun. Mas more mag-focus ka. More on yourself, no? Yan. May mga dapat kang i-perfect. May mga dapat kang i-develop when it comes to yourself. And kasi alam niya na kaya mo, no? Sa nakita ko. You are manifesting for achievement or fulfillment sa mga dreams come true mo. Kung gusto mo daw ma-achieve yun, syempre, makinig ka sa mga advice ng iba, tsaka give effort and focus and commit to yourself. Commit ka sa trabaho mo, sa business mo, sa pinagkakapirahan mo, or sa karelasyon mo. Pero you need mong maging maingat din, no, sa nakikita ko dito. May tao dito na gagawin daw niya ang lahat para sa'yo. At ibibigyan niya yung mga hiling mo. Or ikaw ito ha, vice versa to. Parang may nag-ayaba ng kasal sa inyo? Or you want na kayong maging forever? May makikipag-communicate sa iyo eh. Masyadong matalas ang pananalita, no? Sa nakikita ko, no? Ingat ka, ha? Ingat ka. Maging matalino ka lang. Yun ang nakikita ko. Huwag kang masyadong mag-ano. And maging totoo ka raw sa sarili mo. I-force mo daw yung mga bagay na gusto mo. There's a victory and success nga. Na kung project man niya, trabaho, mga ganun. Sa sarili mo more, no? Fokusan mo daw yun kasi may mangyari maganda sa'yo. Focus and learn and give hard work sa gusto mong, sa wish come true mo. Yan. May problema ba kayo sa pera? Kasi nakikita ko dito, yung iba dito may problema sa pera or sa trabaho nila. Or sa relasyon nila, actually. Kaya nakita ko yung lungkot. Mahalaga to sa inyo, iba, pero parang may lungkot ako nakikita sa iyo. Parang ginagawa mo yung lahat or vice versa tayo. Pero hindi ka pa kumpleto eh. Sa nakikita ko eh. Ayun, yun. Maaring may malaman kang katotohanan. Arigato namaste. God bless.